Ayun po, sa aking opening number sa third song, dahil dun sa isang dance step, yung pantalon ko was split in half. So, buti lang yung underwear ko puti din, so hindi masyadong nahalata. But for me, it was a moment that I feel like every performer has to go through. At saka hindi ko naman din po na nasubukan yung sayaw with those pants. Na-fit ko lang yung pants pero hindi ako sumayaw. So, dun ko nalaman na hindi siya built for dancing. Pero ano na siya? Buti hindi ka tumigil kumanta, di ba? Na show must go on. Opo, habang pinahawak ko yung mic sa isang kasama, habang nagpapalit po ako sa backstage, kasi isang medley po yun. So, ayun, bumalik po ako sa stage, iba na yung pantalon ko. Parang magic lang, ha? Yeah. Pero totoo, learning experience. Sabi mo nga, it's something a performer has to go through. And have you heard other stories na parang, oh my God, you went through with it. Sila, they had it worse. I've heard a lot of stories of ripped pants, opo. Tsaka parang, mostly sa costume changes, minsan may mga wardrobe malfunctions. Nasubukan ko na rin sa ASAP yung hindi ako nakapasok kasi galing sa Gap. Dahil hindi ako nakapagbihis agad, so wala ako, hindi ako nakapasok. But mga ganun, it happens usually pag live shows, lalo na po pag TV. So you just have to be professional with it and find ways to go around it. Ayan na nga po. So ngayon, iniimbestigahan namin kung sino ang pumatay kay Edward. And bilang, yun nga po, isa sa mga close friends ng mga Liao, isa po ako sa mga punong abala. So we're going through that right now. And there's a lot to look forward to in Can't Buy Me Love. Nasa, ano ba, week 7 pa lang tayo. There's like 150 episodes for the whole series or more. We're not sure yet. So nasa 40 plus pa lang tayo, ang dami pa pong mangyayari. So just hold on tight. Did you ever feel that you'd pivot this way? Because diba, you're always a performer, we always love seeing you sing, but this is a different side and it works. Thank you po. Yun nga po eh, kasi hindi alam ng tao siguro yung side ko na ito. I feel like, I'm talking of like in terms of, kasi si Stephen masungit, minsan impatient, mga ganun. So parang lagi nilang nakikita si Darren na happy-go-lucky, whatever happens goes with the flow, laging nakangiti. So it's a different Darren talaga yung sa Can't Buy Me Love po eh. Dapat ka bang pagsinosan ng Don Bear? Kasi parang naiinom ka na sa best friend. Well, si Stephen kasi, syempre, he's the type who gets what he wants. Except sa parents niya. Parang sa parents niya, laging sinusunod niya yung gusto ng magulang niya, which is where yung parang controlling side niya napupunta kay Belle kasi parang, ay, or kay Caroline. Kasi si Caroline lang yung parang kaya niyang i-control sa buhay niya. So he wants to have that kind of authority towards Caroline. Gusto niya medyo i-dictate yung mga ginagawa ni Caroline. But at the same time, find a way for Caroline to like Stephen as well, as more than just a best friend. So we'll see what happens. At darin nag-tweet ka na parang during the House of Us, parang bilaw ka pa noon as an actor. Ngayon ba, kumusta ka na parang sulod-sulod yung mga acting engagement mo? Are you getting into it na? Are you getting the rhythm of acting? Well, I'm happy po kasi napapansin din yung acting side ko rin po. Siyempre, nung House of Us, sinalang po ako, wala akong experience sa acting, walang workshops. And now, yun nga po, Direk Cathy was the director in The House of Us, and she has also been directing sa Can't Buy Me Love. And she has told me na nag-improve na ako, mas okay na, actor na daw ngayon. Nung The House of Us talagang hindi pa po, wala pa. So, I'm happy to be working with her again as well. Wait lang, so ito, last na lang, yung clarification mo lang kasi nag-trending yung biro mo kay Kim Chu doon sa ano, sa song. Akala niya you were pertaining to something else about Kim's personal life. Yeah. Ay, yung clarification mo lang because a lot of people online aired that trending ka daw. Okay. What were you pertaining to?
kasi I was pertaining to Juliana, her character sa Lin Lang po, oh, syempre. Yun po yung theme song ng Lin Lang, yung anong nangyari sa ating dalawa. Tapos ayun, na-realize ko na lang late na nung ganun yung reaction ni Ate Kim. Opo. Yun nga eh, tapos nag-viral na. But yun nga, I was telling Ate Kim the whole time, sorry te talaga, sorry. Sabi niya, okay lang yun. Ano eh, it was just a joke naman. Tsaka sabi niya, masaya naman. Hindi naman, it wasn't anything personal naman. Tsaka Ate Kim and I, even off-cam, totoong magkaibigan naman po kami. Yeah. Opo, syempre, you know, as a friend of both Ate Kath and Kuya DJ, nalungkot ako for what happened. But I'm just glad that, you know, they're still, yun nga po sa Christmas special, magkasama sila and they did prods together. So I really commend the both of them. And I respect both Ate Kath and Kuya DJ. So, you know, whatever they're going through, as a Kathniel fan din naman, we're just all here to support them, even in their separate careers. Yeah. Christmas wish. Christmas wish. Sana marami pong manood ng When I Met You in Tokyo.